Magandang hapon po, Pilipinas at buong mundo. Naita ay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Yes! Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa aming mga streaming channels, sa Facebook at YouTube, at lahat ng nakikinig sa Dizzy Double B. Maraming salamat. Bisita ho natin ngayong hapon ay napaka-espesyal. Siya po ay bahagi ng afternoon serie na The Missing Husband. We'll talk about it dahil marami ang kwento. Ang Missing Husband po ay ang papalit ng Seed of Love, ang palabas na ating sinusundan po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Ito po, abangan niyo po ang finale episode ng Seed of Love bukas dahil siyang susat, makapigil hininga po ang mga eksena. But that's for another conversation. Our guest, she's beautiful, she's talented, and she's here. Naita ay Kapuso. Please welcome Nadine Samuel. Thank you for having me here. Anytime. Tagal natin hindi nakita. Yes, I think since 2014. Ang tagal, di ba? Sabi ko, ayoko na lang sabihin ko anong sinabi ko. Please. Thank you. I am so happy that you're here. Thank you. Pero, Nadine, ilang taon din na hindi ka lumabas sa telebisyon? Tama? Tito Boy, 10 years. Almost 10 years. 10 years. Yes. What made you come back with The Missing Husband? First of all, it's because dahil sa Kapuso. So, may mga offer sa akin na parang maraming projects. Pero yung original home ko kasi is GMA. Right. Okay. So, parang nung in-offer sa akin yung role and yung show, parang hindi na ako nagdalawang isip. 10 years, anong pinaka-namiss mo? Acting. Oh, okay. When you said hindi ka makahindi doon sa role, anong role mo sa Missing Husband? Kakaiba yung role ko dito, Boy. May pagka-secret pa kasi. Ah, okay. Hindi pa natin pwedeng ilabas masyado. So, yeah. Pero, okay. Anak ko dito si Patricia Coma. And from there, tatakbo yung storya. Kasi yung husband ko, meron niloko siya ni Rocco. So, doon tatakbo yung story. Kasi may kinalaman sa scam. Sa scamming, yes. Itong The Missing Husband. Mm-mm. OFW story. Yes. Di ba? They were based in Qatar. Tapos umuwi dito ng Pilipinas. Hinahabol ng mga niloko. Yes, di ba? Kami ba, mamahalin ka namin o kamumuhian ka namin dito sa The Missing Husband? Kung pwede lang. Kamumuhian. Gusto ko yun, kamumuhian. Yes, are you ready po for that? Yes, I am. I like it. Why do you like it? Iba po kasi yung character na yung may pagkakontrabida. Nalalaro mo kasi yung role eh. Right. Hindi ka tulad pag bida ka, you just have to make paawa, iiyak ka lang and all. Ikaw yung mabait all the way, all sa buong show eh. Right. Pero pag kontrabida ka, you can laugh, you can smile, you can be like this. Iba-ibang marami siyang character. Layers, yes. Uh-oh. You know what's interesting? Kahit noon, when the last time I spoke to you, may distinct laughter ka. Maybe you can use that. Hindi nga, pag tumatawa ka, yung tawang... Actually, Tito Boy, ginamit ko na yon. Ginamit mo? Ginamit ko siya. Ngayon nga lang, parang aping-api na talaga yung kausap mo, pero tinatawanan mo. Ang sarap nung gano'n. Ang sarap nung acting na gano'n. Isa pa nga. And the good thing also about The Missing Husband is makakasama mo si Yasmin. Yes po. Na kasamahan mo noong first season ng Starstruck. Starstruck, yes. How does it feel na magkasama kayo ngayon sa Missing Husband? I'm so happy, Tito Boy. Kasi parang bumabalik sa akin nung magkasama kami nung Starstruck days. Kasi hindi nagbago si Yasmin. Ganun pa rin siya, kalog, makulit. And siya pa rin yung Yasmin. So parang I felt comfortable with her talaga. Correct me if I'm wrong, because I'm trying to remember 20 years ago. Diba? Totoo ba yun? There were times that you actually didn't like each other? No. Ah, hindi. So that was... That's not true. No. Wala yung isnaban, wala yung... No.
That was just part of the story of Starstruck. No, yung mga taong ang gumawa sa nun sila Rayleigh yata. Oo. Sila yata yung gumawa nun eh. So you had no problems with Jasmine? No. Talaga? Yeah, actually, akala nila na nag-iingitan kami, nagta-trash talk kami sa isa't isa, pero no. Actually, yung mga tao sa paligid namin, sila yung pinipilit na siraan kami sa isa't isa. Ah, isa na dun si Alte. Yes, kasama ba na si Alte yung parang sinisiraan, parang makarating sa iyo? Yes, ah, ganun. Okay. So si Rayleigh, ay, what was that? Oh. No, but that was fun. And when you remember Starstruck 20 years ago, ano yung pinaka-fondest memory mo? Yung magkakasama kami, hindi ko makakalimutan, Tito Boy, magkakasama kami lahat sa Baguio. What happened in Baguio? Ang daming tests and ang dami naming kailangan gawin as a group. Tapos nung natalo kami, lahat kami tatalon sa swimming pool na sobrang lamig. Yun yung most memorable experience sa akin. Oo, hindi mo talaga makakalimutan yun. Kasi after nun, dito boy, nagpantal-pantal ako. Okay. Pero dito, hindi ka magpapantal-pantal. Let's do fast talk. Hello? Okay. We have 2 minutes to do this and our time begins now. Survivor, Avenger. Avenger. Bida kontra bida. Kontra bida. Sweet, spicy. Sweet. Danggit, dilis. Dilis. Mabagal, mabilis. Mabilis. Showbiz life, non-showbiz life. Both. Bagay na lagi mong dala. Cellphone. Best compliment you receive. Maganda daw yung eyes ko. Talaga naman. Aww, worst. Thank you. Hindi naman worst. Worst comment. Worst comment, losyang na raw ako dati. So nila. Starstruck one, sino ang madalas mag-organize ng reunion? Sino ba? Actually, lahat eh. Sino ang madalas mong kachat? Sila Jade, Christine. Sino ang madaling utangan? Wala naman nangungutang. Sino ang pinaka nami-miss mo? Yung buong batch. Gaano mo na-miss ang showbiz? Sobra. 1 to 10, gaano ka kasilosa? 10. Gaano ka ka-strict na nanay, 1 to 10? 10. Gaano ka ka-close kay Isabel Rivas? 10. Best thing about being a wife? A wife? Spoiled ako eh. Best thing about being a mother? Best thing about being a mother? Lahat eh. Oo, hindi. Gusto pa ng fourth child. Gusto pero hindi na pwede. Hashtag ng buhay mo ngayon. Masaya and contento. Si Richard nanonood ngayon. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Pag magkakasama kami. Complete family. The sentence. Ako si Nadine Samonte. And I'm still a kapuso. Oh. Maraming salamat. Thank you. Sino nagsabi na losyang ka? Ano, Tito Boy, kasi pag yung mga nagpo-post ka ng yung wala ka naman makeup or anything, okay. Kasi minsan naglalaba ako, binivideohan ko, nakasama yung kids ko, tapos may mga magko-comment na losyang ka na. Yung mga ganon. Sometimes, so parang, no, it can be a cruel world out yeah, there. Yeah, but you can't please anyone. That's diba? True. So ako parang, okay, I don't care. Masaya ako eh, so okay lang sa akin. Yun lang naman ang tip. I mean, don't allow yourself to be defined by words like yes, that. Diba? That's true. Nadine, may mga usap-usapan. There are some observations na sinasabi nila, had Nadine stayed in Channel 7, in GMA 7, she could have been as big as Jenny Lynn. Tanong, do you agree? Do you disagree? Do you even care? Ang kasagutan. Sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Fast shout out si Juan Rievo ng Manila City, Rokaya Badal or Badal ng Cotabato City, Kevin Luterte ng Bacoor, Cavite, Pamela Escote ng South Korea, Voice of La Carmela, the Boracay, maraming salamat. And I just wanted to talk about this, yung Battle of the Judges po ay painit ng painit ang bakbakan ng mga talento at ng mga kurado. It's Battle of the Judges. Pero nais ko lamang po sabihin na ngayong darating Sabado, 7:15 in the evening, tuwing Sabado, ay umpisa na po ng Battle to the Top or semifinals po sa Battle of the Judges.
medyo umiinit na po. And I'll be very, very honest. Kahit backstage, among the judges, medyo meron ng konting initan. Nangyari halimbawa, one of the talents of Bea who qualified for the semifinals ay nag-back out. Nag-back out and napilitan si Bea, palitan siya ng iba pang talent, but you know, that was difficult. During the semifinals then, I experienced one of the hardest moments on television as a judge dahil nagbakbakan ang dalawa kong talents. Mainit po ang inyong matutunghayan, Battle of the Judges, every Saturday at 7:15 in the evening. Pangalawa naman po, nais kong magpasalamat sa GMA7 dahil ang Cayetano in Action with Boy Abunda, yung aming legal show, legal advice show, ay hindi na po 11:30 in the evening, 11 o'clock na po, tuwing Linggo. Ito po yung palabas na pati ako as a host, ang dami-dami kong natututunan. Nakukulong ka ba sa utang? Mga relasyon po, ito yung mga storya ng mana. Ito po yung storya ng mga magkakapatid na nag-aagawa ng mana galing sa mga... At marami pa pong mga issue na ang reaction mo ay ganun pala. Ganun pala ang batas. Minsan, the law can be harsh, but that is what it is. So, Cayetano in Action, that's 11 o'clock in the evening now, every Sunday. Maraming salamat, Nay Tay at Kapuso. Nadine! Yes. Pag-usapan natin yun. You know, some observers would say na si Nadine, had she stayed, and I'm sure this is not the first time you're hearing, she could have been as big as, halimbawa, si Jenny Lynn. Mm-mm. Anong reaction mo? Or do you even agree to it? I agree and disagree. Okay. Tito Boy. Kasi I agree na parang minsan naisip ko, sayang. Sana nagstay ako. Pero I disagree kasi hindi ko makikilala yung asawa ko. Okay. Mm-hmm. Paano kayo nagkakilala? Through the other network. Alright. Kasi nag-guest doon si Mommy, which is his mom, si okay. Miss Isabel. Tapos, through Miss Isabel, sabi niya kasi parang, what do I do? Sabi ko, nag-wakeboarding ako. So sabi niya, oh, my son also wakeboards too. Make friends with him kasi mag-isa lang ako lagi sa wake park. Tapos sabi niya, okay, one day, yun, nag-meet na kami din. The rest is history. Win-win situation. You know, yeah. But what I'm hearing is that you really have to respect your destiny. Yes, diba? That's true. Bahagi ba ng hindi mo pagtrabaho sa telebisyon, sa pelikula, ay yung pamilya? Yes po. Kasi sabi ko nga, like kung sinasabi, ang priority ko talaga is my family. My last conversation with you was in 2014. Yes. Wala ka pang baby noon? Wala pa po. Uh-oh. And I think it was one of those rare moments when you actually openly admitted that you were married. Yes. Naalala ko yun. That's the first time na in-admit ko talaga sa public. That you were married. Because the year before that, ay nagpakasal na kayo ni Richard. Yes po. Oh, hi, Richard. Oo. Pinag-uusapan ka namin kanina pa. Pero itong mga nakaraang taon, 10 years halos, di ba? Ano yung nabago? Ano yung natutunan mo bilang isang tao, bilang isang ina, bilang isang asawa? What have you learned? Tito Boy, marami akong natutunan. Katulad? Katulad ng kailangan mas mahaba yung patience ko. Kailangan, yung kailangan mas maging strong ako for them. Kailangan mas wise ako. Yung ganon. So, yun. Ang dami kong... Lalo na sa mga kids ko. Kasi sinabihan ako ng doctor na I can't have kids. Sinabihan ako noong 2013, 2014, hanggang 2015. I cannot. I should consider surrogate. So sabi ko noon, parang, wow, I'm just 27 years old. Then sasabihan ka na hindi ka pwede magkaanak. So parang that time, sabi ko, pag nagkaanak ko, nabigyan ako ni Lord ng mga anak, lahat gagawin ko para sa kanila. Kahit ititigil ko yung trabaho ko. Gusto ko silang palakihin talaga. And that's what you did? And that's what I did. At saka bawat pregnancy was difficult? It's very difficult. Oh. It's very, very difficult. Lahat, everyday injections, umaga, gabi. Bed rest, diet, everything. Tapos, laging everyday nandun yung kaba na is the baby still okay? May heartbeat pa ba? Yung ganon. Tapos, first pregnancy ko, 34 weeks lumabas agad si Heather.
Sa second ko, 28 weeks lalabas si Titus. Sabi ng doktor, hindi siya pwedeng lumabas kasi pag lumabas siya, mahirapan na tayo. Baka hindi siya makasurvive. So, with God's grace and everything, nakaabot kami 35 weeks. Ang pinakamahirap for me is my third. Doon talaga. Kasi nung first trimester ko, malalaglag na siya. I was bleeding so hard. Sobra. As in, akala ko mawawala na siya. And that's COVID days pa. So parang ang hirap kumilos and all. So, ayun nga. Ang lakas ko lang talaga kay Lord, nakasurvive siya. Pero paglabas niya ng 37th week, ang daming complications. Siya pa yung maraming na-incubator siya, hindi siya makahinga, bagsak blood sugar. 1 week kami nasa hospital. At pag tinitingnan mo ang mga anak mo ngayon, what comes to mind? I'm super blessed. And when you pray to God about your children, ano yung dasal? Thank you. Thank you for my kids. Yun lang. Ay. At walang hindi ka talaga gagawin, hindi ba? Now I understand. Lahat gagawin ko for them. Sobra. Kasi Tito Boy, that's ano eh. Yun yung turning point ko nung sinabi sa akin nung doctor na you can't have kids. So parang sabi ko kay Richard nun, parang, paano? Are we still gonna be a family? Diba yung feeling na parang may kulang. Sige, nandiyan siya as my husband. Nandiyan kami. Kaya naman namin siguro kung walang kids. Pero parang, i-question mo yung sarili mo na bakit ako, of all people, bakit hindi ako pwede magkaroon ng anak? Hanggang so to the point nga sabi ko sa mom ko na parang, sige ma, pwede ba yung sister ko na lang mag-surrogate for me? Alam mo yung mga ganon, ang dami ko na iniisip. Sabi ng mama ko, ano ka ba? Tumigil ka. You have to, dumire-diretso ka lang sa ginagawa mo. And kung talagang ibibigay sa'yo ng Diyos, yan, ibibigay yan sa'yo. At ibinigay. At binigay. And God is good. God is very, very good talaga. Sobra. Mm-mm. And another thing is that, napakaganda ng relasyon mo sa iyong biyenan. Yes. Si Isabel, no? I mean, a lot of people, kasabihan yan in a, it's a difficult relationship between yung in-laws, di ba? Pero with you, you're just so blessed. Mm-mm. Ang napakagandang Isabel Rivas. Di ba? Sorry to have made you cry. It's but, okay. Sa pag-kids talaga. Totoo. Oo. The missing husband. Halimbawa si Richard na wala, anong gagawin mo? Bye. Joke lang. O hindi lang ba? Mahanap natin yan. Hanapin ko siya. Immigration. Hindi pwede. Hanapin ko siya. Siyempre. Gagawin ko lahat ng powers ko. Hanapin ko siya. Tutulong kami. Pero bilang pagtatapos, sige mabilisan lamang, hindi namin makakalimutan yung Super Twins. Mm. Di ba? Meron kayong bag. Yes. Sa pangyarihan. Oh, video panoorin muna natin. Okay. Tignan natin. Panoorin natin. Hi! Okay. Wow, what a happy family. Yeah. Happy, happy. Iwanag araw sa gabi. Adito. Ay, iwanag. Nalakas. Kami ang Super Twins. Wow. Oh. Balikan lamang natin. Susunod lang ako dito. Dito ka para kunyari ako'y ano. Okay. Okay. Super Twins. Kapangyarihan ng araw. Yeah. Okay. Taglay. Taglay. Ay, liwanag. Kambal. Nalakas. Kami ang. Super Twins. Thank you. Supportahan po natin si Nadine at ang missing husband. Maraming salamat po. At salamat sa inyong pagpapatuloy po sa inyong mga puso araw-araw. And make your nanay proud. Stay kind. Hashtag say thank you. And let's talk again tomorrow. Goodbye for now. And God bless.